Good evening, Doc. As lang po, may epekto po ba si baby 1-year-old and palaging nauntog or nababaldog? Salamat po and God bless. Okay. So, 1-year-old parating nauntog. Common ito na tanong, eh, no? Kasi ang sasabihin ng iba na, uy, nauntog. Baka after 5 years, magkaroon ng problema yung utak. Diba? Yan yung nasa isip siguro ninyo, no? I always say ganito, ang untog po is an injury, no? Injury po 'yan. So, kung injury, katulad lang po 'yan na kung nasagasaan ka ngayon, hindi po after 5 years 'yung problema. Kung nasagasaan ka ngayon, ngayon ka mababalian kasi ngayon 'yung injury, ngayon 'yung bleeding. So, an injury, either fracture or bleeding, 'yan 'yung mga problem natin. And the problem ng mga ganyan is immediate, ngayong araw 'yung problema. So, kung malakas ang pagkabagok, yung mga tanong na nawalan ba ng malay, then that's a bad sign. So kailangan talagang pakonsulta pag nawala ng malay. Or hindi nawala ng malay pero suka ng suka after na siya nabagok. So that's another sign na malakas yung pagkabagok. Or ayaw nang maglaro, masyado nang matamlay. So yung tatlo na yan, yan yung tinitingnan natin na parang kailangan talaga itong dalhin sa ospital. Nawala ng malay, or kung hindi man nawala ng malay, suka na ng suka, or hindi na siya playful, masyado na siyang matamlay. So pag yun ay nakikita natin, siyempre naisip natin na malakas kaya yung injury. So kailangan kaya natin ng CT scan, no? So doon natin nasasagot. Pero to, kunwari, wala yun, ha? Yung mga ganun, ya, mga ganun na mga palatandaan, wala namang ganung nakikita, then wala pong problema. O sabihin, Dok, nung baka ma-meningitis after 10 years. Meningitis is infection. So, hindi po pwedeng dahil sa bagok ma-meningitis ka. No? Meningitis nga, pwede mo lang malanghap yung bakterya, pwede ka ma-meningitis eh. No? Pwede nga yung infection ng plema, pneumonia, pwede pumunta sa utak, ma-meningitis ka. So, hindi connected yun dahil nabagok siya nung bata siya. Bagok is on injury issue. So yung bagok is an immediate problem, no? So kunwari na wala ng malay, so kailangan talaga magpa-CT scan, no? Kunyari na wala ng malay tapos nagising na, so hindi ordinary yon. I really suggest magpa-CT scan kasi nga yung may possibility na baka nga may bleed yung utak, mga ganon. So hindi natin po ipaghalo yung infection issues and injury issues. So injury, yun po yung mga hinahanap natin na mga simptomas. Okay. Okay. Si Edral